Tila walang kapaguran ang mga rescuers sa paghuhukay para mahanap ang mga nawawala pa ring residente. Hindi naman sila nabigo matapos makuha ang bangkay ng presidente ng UCAB Federation of Small Scale Miners na si Edwin Banawol. Pahirapan ang pag-aakyat ng bawat bangkay sa mataas at matarik na bundok. Bago magtanghali, nahukay ang pangalawang katawan mula sa guho na kinilalang si Andrew Tagapon. Maya-maya pa nakuha na rin ang labi ni Jeffrey Licyayo. Dalawa pang bangkay na di pa makilala ang nahukay na rin. Sige nang Lolita Kakaninding, napasugod kasama ang mga kaanak mula Quirino nang mabalita ang kasama sa mga namatay sa guho ang kanyang anak na si Jonathan. Iyak nang makita ang anak na nasa kabaong na lalot na nga kuraw ito na uuwi na sana ngayong Martes sa kanila. Ayaw ko na hindi ko makuha yung anak ko doon. Ayaw ko na doon na maitabon siya. Hindi ko ma-accept, ma'am, na ganyan ang kanya yung anak ko. 57 ang nawawala pa. Hopeful pa ako na meron tayong makikitang buhay. May kasamang emosyon ito sa mga pamilya na hindi mo naman pwedeng sabihin na i-give up na natin yung paghahanap. Aabot na raw sa 500 ang mga nagtutulong-tulong kabilang ang PNP, AFP, BJMP, BFP, Private Mining Corporation at local residents. Kasama rin ang DOH para masiguro ang maayos na kalusugan ng mga nagre-rescue. To take care of the water and sanitation and hygiene. Very important sana yung cleanliness din and privacy because of the dignity of the dead. May ilang mga tunnel sa lugar na posibleng naging sanhi rin daw ng pagiging landslide prone ng Itogon. Ganito yung itsura ng mga tunnel na gawa ng mga di umano'y illegal small-scale miners dito sa Level 070 Barangay UCAB. Meron daw aabot sa 10 tunnel na ganito, ito pa lang sa palibot ng bundok. Ganito naman karami ang naiipon nilang mga extract na posibleng naglalaman ng ginto, sako-sako, at doon nila pinoproseso para makuha ang mismong ginto. Pero sabi ng dati nilang barangay captain na isa ring minero. Matagal nang dito, walang taong nagtatrabaho kasi pinagbawal ngayon ng mga LGU. Minang bayan, yung malaking butas dyan na natabunan ngayon, yun ang talagang pinagtatrabuhan namin na inano namin ng legal mining na inano ng Benguet Corps. Sa isang pahayag sinabi ng Benguet Corporation, ang naganap daw na landslide ay bunga ng pagkahina ng lupa dahil sa mga tinatawag na dog holes o butas na ginawa raw ng mga illegal small-scale miners. Idineklara na ni Environment Secretary Roy Simato na itigil ang lahat ng operasyon ng small-scale miners sa buong Cordillera Administrative Region. Inventory of all? Of all pocket mining sites. Pagka may nahuli, ipaprocess po natin up to the filing in court yun. Kahit naman delikado ang mga lupa at posible pa rin daw ang landslide, mapapansing may mga residente pa rin sa kanilang tahanan sa gilid ng bundok.